Ayan. Ang top 10 feels natin ngayong hapon, mga dahilan kung bakit mo kailangang ipaglaban ang inyong relasyon. Number 1, karapatan mo ito lalo na kung asawa mo siya. Siyempre, di ba? Ipaglaban nyo ang inyong relasyon. Kasal kayo eh. Number 2, para sa sarili mo at para sa pamilya nyo. Di ba? Kung lalo na kung may mga anak na kayo, ipaglaban nyo ang inyong relasyon. Hanggat maaari, hanggat maayos yan, eh, ayusin nyo. Number 3, dahil kaya pa itong ayusin at idaan sa matinong usapan. Lahat ng bagay, madadaan sa maayos na usapan. Ng konting lambing, di ba? Lambing, landi, kiliti. Number 4, kailangan mo siya at kailangan kanya. Alam na this. Oh, kailangan nyo isa't isa, lalo na kung mag-asawa kayo. At dami nyong ginagawa na magkasabay kayo. You eat together, you sleep together. Diba? Kailangan nyo isa't isa. O, pwede mong sabihin na baka ang dahilan ay pera or dahil sa trabaho, nagtutulungan kayo sa negosyo, di ba? And number 5, syempre, mahal nyo isa't isa. Kaya dapat ipaglaban. Okay. Okay, ang akin naman ay kung mga dahilan kung kailan kailangan nang itigil ang isang relasyon. Okay. Una, kapag hindi mo na nakukuha ang mga kailangan mo sa kanya. Kasi kung kunyari hindi na nami-meet yung needs mo, baka hindi na kayo dapat magsama pa. Pangalawa, naghahanap ka na ng iba at nagkakaroon ka na ng panakipbutas. Ito na nga si Luther. Oh. So, ibig sabihin kasi nito, may problema ang iyong relasyon. Kaya kailangan, tignan mo muna kung dapat pa ba kayong magsama. At pangatlo, ayaw ng iyong magulang at mga kaibigan sa relasyon nyo. Alam mo kasi, Papa Stan, di ba? Kapag yung mga magulang natin at mga kaibigan natin ayaw sa ating ka-feeling, meron silang malaking dahilan, kumbaga, na pwedeng hindi natin nakikita. Kaya dapat ay makinig tayo sa kanila. At pang-apat, takot ka sa iyong partner at wala ka ng rason para makipagrelasyon pa sa kanya. Madami kasi sa atin, mga ka-feeling, ano, at Papa Stan, yung nagsistay sila dun sa relationship nila dahil takot silang mawala ng partner o kaya takot sila dun sa partner nila, takot sila makipaghiwalay. Pwede rin, pero kapag ganun eh. Pwede rin, Tok, takot silang mawala ng tirahan. Nakikitira lang sila eh. O, diba? Takot silang mawala ng allowance. Diba? So, kapag mga ganyan, kailangan isipin nyo na maigi, no? Kung tama pa ba ang nakikipagrelasyon kayo. At panghuli, ito napaka-importante. Kapag inaabuso na kayo ng iyong partner o kaya inaabuso nyo na ang isa't isa na wala na kayong respeto sa isa't isa, kailangan tigilan nyo na ito. Okay, mga ka-feeling, yan po ang ating top 10 feels ngayong hapon. Kailan mo ipaglalaban ang relasyon nyong mag-jowa o mag-asawa at hanggang kailan kayo hanggang kailan nyo dapat ipaglaban ito.